Eh, ngayon nandito na kami. Galit ang ilang magulang na humarap sa Register's Office sa Koleyo de San Lorenzo kaninang umaga. Hiling nila ang refund ng ibinayad na matrikula dahil sa biglang pagdedeklara ng permanente pagsasara ng eskwelahan. Isang linggo bago ang pangkalahatang simula ng pasukan. Pero po yung para nandito na rin lang kayo, you can get the report card already and the certificate of good morals. Kaya ang nanay na si Mariz, na dalawang araw na absent sa kanyang trabaho, pagkagaling sa Sanlo, dumiretso na agad sa malalapit na eskwelahan para na paghahanap ng malilipatan ng anak. Habang naghihintay na maibalik ang binayad sa eskwelahan. Hard-earned money yon, pang tuition ng mga bata. Sama ng loob namin as parents kasi hindi naman din po namin pinupulot yung pera. Mabigat din ang sitwasyon para kay Nanay Ana dahil tatlong anak ang in-enroll niya sa Sanlo. Mahigit 170,000 pesos na ang nabayad niya sa eskwelahan pang tuition ng mga anak. Napapaisip umano siya kung sasama sa mga magulang na balak umano magsampan ng kaso laban sa Sanlo. Pero pagtitiyak muli ng mga opisyal na eskwelahan sa Zoom meeting kanina kasama ang mga magulang, mare-refund ng buo ang kanilang mga binayad. I-refund po ng full whatever they have paid for. And the transaction for the school is from August 16 to September 20. Okay. Although the same period po is the period where the credentials will be released. Pero there is no definite date po as to when they can really claim the check. Naiintindihan naman umano ng Federation of Associations of Private School Administrators o FAPSA ang sitwasyon ng Sanlo. Lalo't mababa ang enrollees ngayon dahil na rin sa pandemya. Ang DepEd regulation dyan ay at least a year before, no? Kung mag-ito intend to during the time, no? At least may mga habang nag-ano ka pa lang, habang bago pa lang mag-graduate, if next year it's already in your plan, babanggitin mo na, no? Para hindi na nga. Pero sa kabilang banda, iba itong sitwasyon na ito, no? Gusto kong intindihin ang San Lorenzo. Kasi hanggang sa last moment, they probably put their hope, their trust that somehow, no? Kasi may mga feedbacks naman sila nakukuha. Ito mga parents na nag-serve yan, I presume, no? Na enough pa rin, no? Para masustain. Eh kaya lang, kung medyo kapars ngayon, talaga hindi na. Nauna nang sinabi ni DepEd spokesperson attorney Michael Poa na may karapatang mag-voluntary closure mga pribadong paaralan sa ilalim ng Section 43 ng Department Order 88 ng DepEd. Pero hindi dapat ura-urada. I think we'll have to study kung ano ba talaga yung pag ganyang biglang nagsasara yung private schools, ano ba yung kung meron bang sanctions o wala na may ipapataw ang Department of Education. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na tutulungan nila mga estudyante, magulang, guro at iba pang kawaning apektado ng bigla ang pagsasara ng Koleyo de San Lorenzo. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Samantala, pinasisilip na ng Commission on Higher Education o CHED ang biglaang pagsasara ng Koleyo de San Lorenzo. Ayon kay CHED Chairperson Prospero De Vera, inatasan na niya ang Executive Director ng CHED-NCR para alamin kung may posibleng paglabag ang nasabing eskwelahan. Base umano kasi sa existing CHED rules, dapat ay ipaalam sa komisyon sa loob ng 60 araw bago magsara o magsuspend hindi ng mga programa ang paaralan. Naalarma din umano ang komisyon sa nangyari at iimbestigahan din nila ito